1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zap. Hello, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa tender juicy hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, ng tender juicy hotdog na ba kayo? Di ba? Nakakaloka, ang hirap kumuha ng energy ngayong umaga. Pero syempre, marami tayong pag-uusapan ngayon na talaga namang bonggang-bongga na, ay nako, talaga magtataas ang mga kilay ninyo. Pero bago yan, eto nga, kahapon nga, di ba may sport fest kami sa school? So, napunta na ako doon sa yellow team ko, saan ka-team ko na si PE teacher. Pero parang kahapon gusto ko na lang mag-purple. Kasi ano, mas panalo yung mga bata doon, mas magagaling. Ito naman sa yellow team na to, Diyos ko Lord, naloka ako sa mga kids. Ang hihinhin nila, yung mga napunta sa aming grupo, yung mga, alam mo, yung mga acting mga babae na akala mo mga ang gaganda, yung mga lalaki naman ay pa-cute, o diba? Diyos ko, naloka ako, parang gusto kong mag-back out. Tapos eto nga, ang may hawak ng volleyball ay kaming dalawa ni PE teacher. So magka-team kaming dalawa. Sa akin yung girl, sa kanya yung boy. Oh, di ba? So yun nga, so kahapon, registration ng mga bata. So, nakaupo kaming dalawa. San pa? So yun, so ewan ko. Sabi niya sa akin dito ka sa tabi ko. Syempre siya ang prince, ako ang prinsesa. O, di ba? So, yun. So, I'm so excited na para sa sport fest namin. Nag-iisip ako kung anong pasabog ang gagawin ko. Kaya, ay nako, excited ako dyan. Pero mas exciting itong pag-uusapan natin dahil ang daming intriga na ganap yesterday. So, guys, hindi na natin patatagalin dahil sunod-sunod ang mga pasabog dito sa social media. So, guys, simulan natin dito sa Miss Charm. Miss Charm International, ongoing na. Pero Miss Universe Philippines, kiniklaim sila ang may hawak ng Miss Charm International. So, nababalita kasi na itong Miss Charm ay pupunta na sa Binibining Pilipinas. To be honest, yes. Di ba may mga nababasa tayo? I am Binibini Charm, di ba? I am Binibini 2024. So, maraming nagsabi na eto nga daw, Miss Charm ay mapupunta na dito sa Binibining Pilipinas. But, to be honest ha, wala pang announcement ang Binibining Pilipinas kung ano nga ba ang crown ang mapupunta sa kanila this year. So, may chika-chika nga na ang Miss Charm ay mapupunta na nga daw dito sa Binibining Pilipinas. Pero ang Binibining Pilipinas, wala naman sila kino-confirm. Kaya nakakaloka. So, itong Miss Universe Philippines, talaga nagre-react sila na ang Miss Charm International ay sa kanilang poder. Paano naman kasi, mali naman kasi yung parang may lalaban from another team tapos nag-a-announce na yung international na doon ako sa Binibini. Pero hindi pa natin alam to. Alam naman natin ang social media. Minsan totoo, minsan hindi. So, aalamin natin yan in the future. Pero ang pagkakaalam ko, this time, Miss Universe Philippines ang may hawak sa Miss Charm at si Annabel McDonald na nga ang ipapadala nila dito. Speaking of Annabel McDonald, alam niyo sa totoo lang, di ba, pag sinabing charm, dapat charming. So, parang katulad ng mama sam ninyo, charm lagi. Ganon! Ewan ko, hindi ko alam kung charm ba itong si Annabel McDonald. Pero kasi nakikita ko sa kanya, gorgeous, beauty. Di ba? Strong yung kanyang picture para sa akin. Siguro yung charm ay si Pauline Amelex. Ayun, ganon. Ayun yung charming. Kasi di ba dapat charming ang beauty. Charming yung datingan. Cute. Di ba? Si Pauline Amelex kasi yung kanyang mga mata sa kanyang mga smile. Cute tignan. Ang charm-charm ng beauty niya. I think kung si Pauline ang ipinadala dyan, panalo. Kaya lang si Pauline kasi ayaw niya ng charm. Gusto niya universe. So, yun, si Annabel McDonald ang inilaban nila. At ayun nga, si Annabel McDonald ay lalaban na simula bukas. Dahil bukas na starting ng Miss Charm International. At
matatapos to sa February 16. Are you excited? So sa Vietnam gagawin, merong 40 candidates ang Miss Charm International this year. Tapos, ayun nga, yung 2024, binibining Pilipinas na yata ang magpapadala dyan sa Miss Charm. Hindi ko pa alam yan ha. So, hindi ko confirm yan. But ayun yung naririnig ko. Oh, di ba? So yun, para malinaw sa atin lahat. At hindi na tayo talo-talo dyan. So 2023 ngayon, ang nagpadala ay Miss Universe Philippines. And then maybe next year, ang magpadala ay Binibining Pilipinas. Kung kukunin nga ito ng Binibining Pilipinas. Oh, yun. Speaking of Binibining Pilipinas, kahapon nga pumutok din ang balita na ang Miss Supranational National ay wala na sa poder ng Miss World Philippines o kay Mr. Arnold, kung saan siya ang nagmamanage nito ngayon kasi siya ang national director sa Pilipinas. So, dinrupt niya na yung contract niya dito sa supranational na hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang totoong dahilan. Maraming naloka kahapon. So, ayun nga, from the Binibining Pilipinas na punta dito sa Miss World Philippines, ngayon ang sabi ng mga tao ay pwede na daw itong bumalik sa Binibining Pilipinas back to Cubao na. Ayun ang hindi ko pa mako-confirm kasi hindi natin alam kung ayun nga ba ang plano. Basta, sa totoo lang ako ha, kung ako tatanungin ninyo, pwede naman, bakit hindi? Kaya lang, syempre maraming proseso to. Dadaan sila sa legal, syempre yung contract. Siyempre gusto ko makuha siya ng Binibining Pilipinas uli. Para once you are Binibini nga, di ba? You're always a Binibini. So, back to the Binibini ka. Pero feeling ko hindi ganun ang mangyayari. Kasi parang mapupunta to sa ibang pageant. Yes, pwedeng mag-solo, pwedeng hindi. Di ba? Pero ako, kung ako tatanungin mo ha, mas gusto ko solo flight to. But malakas ang balibalita na kukunin niya ta ito ng Miss Universe Philippines. O, di ba? So, yon. So, ganun talaga. Talo-talo yan. I think sa Miss Universe Philippines, mas malaki yung potential na mapunta tong pageant na to. Promise! So, yon. So, ito pa sumunod na chika ka na pinagkakaguluhan ngayon sa social media. Si Mirhan Hipolito. Nakakaloka. Si Mirhan Hipolito nagpunta nga dito sa Binibining Pilipinas na sorpresa tayong lahat. At talaga naman nagulat tayo. Kasi di ba, inaasahan natin si Mirhan Hipolito ay pupunta to sa Miss Universe Philippines. Di ba? Lahat tayo ay talaga nag-hope na makarating dyan si Mirhan Hipolito. Siguro, ang iniisip ng team ni Mirhan Hipolito, kamukha kasi ito ni Janine Tagonon, baka ang gusto ng Binibining Pilipinas, yung Janine Tagonon beauty. Pero kasi noon, ano noon na Miss Universe Philippines, di ba? Sa Binibining Pilipinas, ngayon wala na. So, iniisip ko, pwede ba si Mirhan Hipolito maging Binibining Pilipinas International? Ayan yung aalamin natin. So, ay nako, I'm so excited for Mirhan Hipolito. Why not? Bakit naman hindi? Ang ganda-ganda kaya ni Mirhan Hipolito, tunay na Pilipina morena. Pero kasi ang nakikita ko kay Mirhan, pwede siya maging Binibining Pilipinas Globe, pwede siya maging Binibining Pilipinas Intercontinental, pwede naman siguro sa Charm. Di ba? So, depende yon. Basta, I wish all the best for Mirhan Hipolito. Sana hindi siya nagkamali ng pinuntahan niyang pageant. Ayun. Kasi di ba, parang iniisip ko itong Mirhan Hipolito, yung level nito pang Miss Universe eh. But, andito siya sa Binibining Pilipinas. So, dapat mag-tone down yung kanyang atake. Yung tipong pang Binibining Pilipinas talaga. Di ba? So, yun. So, abangan natin yan. So, I'm so excited for her. And then, eto nga, isa pang nakakaloka. Sabing ganon, speaking of Binibining Pilipinas, anong masasabi ko daw sa kabugan ngayon ng mga kandidata dito sa Binibining Pilipinas? Panalo ba? To be honest, yes. Panalo. Kasi ang daming mga nag-audition na alam mo yon na talagang ang lalakas din. Iniisip ko ha, parang sabi ko na ko, sana maraming mag-audition dito sa Binibining Pilipinas kasi parang feeling ko, konti lang. Actually, parang nasa 29 pa nga lang yata sila, 24. So, okay yon, konti lang. Pero kasi ang ina-expect natin, dapat abot sila ng 40, pero ngayon nasa 29 pa lang yata. Pero sabing ganun, nasa online daw yung iba. Okay yon, kasi
ang dami namang malalakas din. O, di ba? Nakakaloka. Talagang yung ano, yung power talaga ng mga girls ay nako, andiyan dyan si Trish, ano, Trisha Martinez. O, si Leia Macapagal. O, andiyan dyan din si Mirhan Hipolito. Si Angelica Lopez. O, di ba? Si Ana... Si Ana, andiyan dyan din. Si Ana Maceda ba yung charot? Nakalimutan ko yung apelido. Sandali lang, nawala sa isip ko. Masyadong madaming magagaling na kandidata ngayon na nandirito sa Binibining Pilipinas na nakakaloka. So, talagang exciting ang Binibining Pilipinas ngayong taon na to dahil iba talaga ang nakikita kong magiging kabuga ng mga kandidata ngayong taon na to, di ba? Kayo ba? Sino ba mga bet ninyo? Sino ba ang bet ninyo maging Binibining Pilipinas International, Binibining Pilipinas Globe, Binibining Pilipinas Intercontinental, at Binibining Pilipinas Charm? O, di ba? So, yon, I'm so excited na. Oh my God, talagang grabe na ang bakbakan. So, ayan nga tayong koronang pag-aagawan ngayon dito sa Binibining Pilipinas. And then, tignan natin kung sino ang pupuesto. So, ngayon parang nararamdaman ko ang Binibining Pilipinas makakapag-uwi talaga ng corona sa international pageant. Nararamdaman ko yan. Isa ng pupuesto dyan si Angelica Lopez. I think, ha? So, yun! So, tignan natin, guys. Ayun nga, si Angelica Lopez, talagang sure na sure ako sa kanya. Kasi, iba din talaga yung ganda ng babaeng to, di ba? So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga chinichika natin ngayon. So, guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suportang ibinibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong maganda. Charot! So yun. So guys, maraming salamat. Always keep smiling and always think positive. Basta maganda ka, panalo ka. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Mm-hmm.